Okay, so okay, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So ang aking video for today is babasahin natin ang Surah An-Naba. Okay, ang Surah An-Naba, ang ibig sabihin niya ay ang mahalagang balita. Okay, so babasahin natin siya ng Mid-Arabic, ang kanyang original na salita galing sa Quran, at translate natin siya sa pinakamadaling na kahulugan. Ito ay ang Tagalog. Okay, so ito, mag-umpisa na ako. Okay, bad ako bilang na shaitan ng rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang napakamawain at ganap na mapagmahal. Amma yatasaalun. Hingin ba saan ay tinatanong sa isa't isa ng walang pananampalataya ng mga Quraysh? Anin naba'il adhim. Nagtatanungan sila hingil sa dakilang balita. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Na ito ay ang dakilang Quran na nagsasaad ng hingil sa muling pagkabuhay na pinagdududahan ng mga walang pananampalatayang mga Quraysh at hindi nila pinaniniwalaan. Kalla sayalamun. Ang katotohanan ay hindi ang yaong inaangkin ng mga walang pananampalataya, kundi walang pag-aalinlangan. Mababatid nila na mga walang pananampalataya ang bunga ng kanilang pagtanggi at mapatunayan nila kung ano ang gagawin ng Allah sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Thumma kalla sayalamun. Muli, katiyakang mapapatunayan nila ito at mapatutunayan na katotohanan ang daladala ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Quran at hingil sa pagkabuhay ng muli. At ito ay ang pagdidiin bilang matinding babala laban sa kanila. Alam na ja'alil arda mihada. Hindi ba ginawa namin para sa inyo ang kalupaan na palatag na katulad ng higaan? Wal jibala autada. At ang mga kabundugan na nakatalusok upang hindi yayanig para sa inyo ang kalupaan? وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. At nilikha namin kayo na mga walang na at nilikha namin kayo na mga magkakaparis na lalaki at babae. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. At ginawa namin ang inyong pagtulog bilang pamamahinga ng inyong mga katawan na dahil doon ay nagkakaroon kayo ng kapahingahan at kapanatagan. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. At ginawa namin ang gabi na katumbas ng kasuotan na nasa pamamagitan nito ay tinatakpan kayo ng kadiliman nito at tinatalukbungan na katulad ng pagtatakip ng damit kapag nakasuot ito. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. At ginawa namin ang araw para sa paghahanap buhay na kayo ay kumakalat sa kalupaan upang makapaghanap buhay at nagpupunyagi para sa ikabubuti ninyo. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. At itayo at itinayo namin sa ibabaw ninyo ang pitong kalangitan na matatag at buo ang pagkalikha at pagkakasaayos nito na hindi biyak-biyak at hindi hungkag o butas-butas. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. At ginawa namin doon ang araw bilang tanglaw na nagniningning at kumikinang ang liwanag nito. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. At binaba namin mula sa ulap ang tubig ulan na bumubuhos ng masagana. لنخرج به حبا ونباتا
upang sa pamamagitan nito ay sisibol ang butil na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao. Wajannatin alfafa, at mga damuhan na kumakain mula rito ang inyong mga inaalagaang hayop at mga hardin na malalago na kumpol-kumpol at maraming sanga. Inna yawmal fasli kana miqata, katiyakan ang araw ng pagpapasya sa pagitan ng mga nilikha, na ito ay ang araw na muling pagkabuhay, ay isang itinakdang bagay na pagtatagpo ng lahat mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihang tao. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, sa araw na hihipa ng anghel ang trompeta bilang umpisa ng pagbubuhay, na muli na darating kayo ng dagsaan na iba't ibang mga nasyon, na ang bawat nasyon ay kasama nila ang kanilang pinuno. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, at bubuksan ang kalangitan na ito ay may mga pintuan na marami, na mula rito ay bumababa ang mga anghel. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, at mawawalan ang katataga ng mga bundok, na ang mga ito ay maaalis mula sa kinalalagyan at magiging parang isang malikmata na lamang. Inna jahannama kanat mirsada, katiyakan ang impyernong apoy ay nakaabang. Littaghina ma'aba, sa mga walang pananampalataya, dahil sa ito ay inihanda para sa kanila na ito ang kanilang patutunguhan. Labithina fiha ahqaba, at sila ay mananatili roon ng pagkahaba-habang panahon at walang patid at tuloy-tuloy na walang katapusan. Hanan. La yadhuquna fiha bardaw wala sharaba, at hindi sila makakatikim doon ng anuman na magpapalamig o magpapaginhawa sa kanila mula sa init ng impyernong apoy, at walang anumang inumin ang ipapainom sa kanila. Illa hamimaw wa ghassaqa, kundi mainit na tubig na sukdulan ang init nito at nana na nagmumula sa mga tao na nasa impyerno. Astaghfirullah. Jazaa'u wifaqa, at ito ay bilang kabayaran sa kanila na walang pag-aalinlangang makatarungang pagbabayad na angkop lamang sa anuman ang kanilang ginhawa sa daigdig. Innahum kanu la yarjuna hisaba, dahil katiyakan hindi ito natatakot sa araw ng pagtutuos, at kung kaya hindi nila pinaghahandaan. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, at tinatanggihan nila ang anumang daladala ng mga sugo bilang pagpapasinungaling. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, at batid namin ang lahat ng bagay na ito ay aming itinala sa Al-Law Al-Mahfuz, talaan na pinangalagaan. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, na kung kaya lasapin ninyo o kayong mga walang pananampalataya ang kabayaran sa inyong mga ginawa, na wala kaming mairagdag sa inyo kundi ang patuloy na parusa pagkatapos ng unang parusa. Nakaw na walang kote lang na. Inna lilmuttaqina mafaza, katiyakan ang para sa mga yaong nagkaroon ng takot sa kanilang Panginoon na tagapaglikha at gumawa ng kabutihan ay tagumpay. Hadaiqa wa a'naba, sa pamamagitan ng pagpapapasok sa kanila sa aljanna, na katiyakan ang para sa kanila roon ay dakilang mga hardin at mga ubasan. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, at para pa rin sa kanila roon ay mga asawa na mga dilag na bagong sipol na pare-pareho ang edad. وَكَأْسًا دِهَاقًا, at para rin
Sa kanila roon ay kupita na punong-puno ng alak. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Nawala silang maririnig sa aljanna na anumang salita na walang kabuluhan at hindi nila pasisinungalingan ang isa't isa. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Na para sa kanila ang lahat ng ito bilang gantimpala at kagandahang loob mula sa Allah at masaganang pamamahagi na angkop sa kanila. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Mula sa Rab na tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan at sa anumang nasa pagitan ng dalawang ito na siya ay pinakamahabagin sa daigdig at sa kabilang buhay na walang sinuman ang mga ngahas na magsalita sa kanya maliban sa kung ito ay kanyang pinahintulutan. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu qala أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ الصَّوَابَ. At sa araw natatayo si Jibril at ang mga anghel na nakahanay na hindi sila maaaring mamamagitan maliban sa kung sino ang pinahintulutan ng Allah sa pinakamahabagin na pamamagitan at pawang katotohanan lamang ang sasabihin nila at kung ano ang karapat-dapat na sabihin. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Iyan ang tunay at totoong araw na walang pag-aalinlangan dahil kung gayon, sino man ang nagnanais na mailigtas ang kanyang sarili sa kalagiman nito ay hayaan niyang tahakin ang daan patungo sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya sa makamundong buhay na ito upang ito ay kanyang matagpuan sa kanya. Inna anzarnakum adhaban qariban yawma yanzurul uma qaddamat yadahu wa yaqulu al kafiru ya laytani kuntu turaba. At katiyakan, binalaan namin kayo hinggil sa parusa na magaganap sa araw ng muling pagkabuhay na napakaliit ng mangyari, ay napakalapit ng mangyari na kung saan doon ay makikita ng bawat isa ang anumang kanyang ginawa na mabuti o hindi, kaya ang kanyang ginawa na kasamaan at sasabihin ng walang pananampalataya dahil sa kagimbal-gimbal na pangyayari sa araw ng paghukom na ito, sana ay naging alikabok na lamang ako at hindi na ako binuhay pang muli. Okay, so, salakallahu al-adhim, hanggang dito na lamang ang aking share sa inyo patungkol sa mensahe ng Quran sa atin galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so, hanggang dito na lamang guys ang aking video at don't forget to like, share, and comment, follow. Thanks for watching again. Mas salamat. And see you my next vlog. At sana meron kayong natutunan about sa Islam. At yun nga. Sana meron kayong naintindihan. May pumasok sa inyo mga kukuti. At pasensya na kayo kasi madaling araw ngayon. Nagbabasa ako. Hindi masyado ako nakaka-concentrate. So hanggang dito na lamang. Mas salamat. At hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.